Sa Meiji era, may isang babae na may special na genetic composition na biglaan itong nagdalang tao at nanganak ng isang batang kalahating tao at kalahating cursed spirit. Subalit dahil sa kanya natatanging kakayahan na magdalang tao ng isang hybrid, ay naging dahilan naman ito upang itakwil siya ng kanyang pamilya. Daladala ang kanyang anak na pilitang lumayo at umalis na lang ang babae na kung saan ay napagdesisyonan niyang pumunta sa isang templo ng mga Jujutsu Sorcerers. At dito nagsimulang naging puno na ng kalbaryo at pagdurusa ang buhay nitong babae. Nang ang pinakamasmang sorcerer sa buong kasaysayan ay nagkaroon ng interes sa kanyang kakayahan. Ang sorcerer na to ay nakilalang si Naruto Shikamo. Subalit ang tunay na nasa likod ng kanyang planong gagawin ay walang iba kundi si Kenjaku na ngayon nagmamay-ari na sa katawan ni Noritoshi. At para mapuno ang kanyang curiosity, ikinulong ni Kenjaku ang anak na babae at ginawa niyang subject ang babae sa kanyang eksperimento. Dahil sa labis na gusto ni Kenjaku ang konsepto ng paggawa ng isang kalahating tao at kalahating cursed spirit, pinilit niya ang babaeng mabuntis at magdalang tao ng isang hybrid. 9 beses niyang ipinabuntis ang babae at 9 beses din niya itong ipinalaglag. Na sa kalaunan ay nakilala ang mga fetus na ipinalaglag bilang ang 9 Cursed Womb Death Paintings. At dyan nagsimula ang storya tungkol sa 9 na death paintings. Ano nga ba at sino-sino ang 9 na death paintings at ano ang relasyon ng mga to kay Yuji Itadori? Kaya naman sa video to ay kikilalanin pa natin ang mga death paintings aside kay Choso, Eso at Kichizu. At di lang yan, tatalakayin din natin at pag-uusapan natin sa kung bakit itinuring ni Choso na kapatid niya raw umano itong si Yuji. Kaya siguruduhin niyo pong tapusin ang video upang malaman niyo ang kasagutan. At disclaimer lamang, ang mga ilang impormasyon dito ay nasa manga pa. So there's a ton of spoilers ahead and with that being said, simulan na natin. Ang 9 na death paintings ay binuo na nagangalang si Naruto Shikamo during in the Meiji era. Subalit nalaman natin sa kalaunan na si Kenjaku pala ang may pakana ng eksperimentong to. Subalit sa paglipas ng mga panahon, ang lahat ng mga records na umiikot dito ay binura at sinira na. And at some point ay nasecure ng Jujutsu High na nakabase sa Tokyo ang 9 na Cursed Womb Death Paintings at in-identify ang mga to bilang special grade curse objects. Sa pagkakataong yan ay isinil din ang mga death paintings sa cursed warehouse na nakatago sa underground ng Jujutsu Tech at mas nakakonsil pa sa tulong ng barrier ni Tengen. In over 150 years ang pagkakasil mga kaibigan. At bago muna tayo magpatuloy ay alamin muna natin kung ano ba ang mga curse womb. Ang mga curse womb ay isang uri ng immature type of curse spirit na nagtitake ng form ng parang isang fetus na nasa sinapupunan pa lamang. Ang mga curse womb ay usually napuproduce ng mga special grade curse spirits na kapag ka nag-undergo ito sa tinatawag na metamorphosis. Usually nabubuo ang mga curse womb mula sa daliri ni Sukuna at during sa metamorphosis ay nag-evolve ito sa curse spirit na tinatawag na finger bearer na nakaharap din na Yuji at Megumi. Pagamat kadalasan sa mga curse womb ay walang kahit anong memory o capability na mag-isip, meron din namang curse womb na capable sa pakikipag-communicate at nakakapag-express din ng kanilang feelings kahit curse womb pa lamang. Isa sa mga example nito ay si Nadagon at si Naoya Zeni na na-reincarnate bilang curse womb vengeful spirit. Isa sa mga factor kung bakit ang mga curse womb ay nag-undergo sa metamorphosis o evolution ay ang pagkakaroon ng isang experience ng matinding emotional trauma na magiging dahilan sa pag-evolve sa much more powerful special grade curse spirit tulad kay Dagon. Sa case naman ng mga death paintings, during sa kanilang pagkakasil, ang mga death paintings ay nakastore lang sa isang parang jar o container, unable to communicate o makapag-express man lang ng feeling. At wala din silang kahit anong memory sa past. Subalit ang tanging nakabaon sa kanilang isipan ay ang kanilang sibling relationship. At ang paraan para makabuo at magkaroon ng kakayahang gumamit ng Jujutsu ang mga death paintings ay sa pamamagitan ng pag-incarnate nito sa bagong katawan. Dahil during sa Kyoto Goodwill Event Arc, nagawa ni Mahitong makuha ang 3 sa 9 na death paintings na kung saan ay kumuha lang sila na 3 random na tao upang gawing vessel ng mga death paintings. Dahilan na na-incarnate ang 3 na sina Choso, Eso at Kichizu. Ang mga death paintings ay nai-incarnate din sa kahit anong klase ng tao at hindi ito namimili ng magiging potential vessel. Sa pagkakataong to, ang 3 death paintings ay nakaretain ng sariling pag-iisip at nakakagamit ng Jujutsu. Dadagpa na unlike curse spirits, ang mga incarnated death paintings ay mahalin tulad din sa isang curse user rather than a curse spirit sapagkat hindi nawawala ang kanilang katawan kapag ka namatay ang mga to. Ngayon na naipakilala na ang 3 death paintings, sino-sino ba ang natitirang 6? Well, sa chapter 144, matapos makipag-alyansa ni Choso kina Yuji, sinabi niya ngang 6 pa sa kanyang mga natitirang kapatid ay nakastore pa rin sa warehouse na nasa ilalim ng Jujutsu Tech. Nalaman ito ni Choso dahil sa may abilidad siyang masense ang kanyang mga kapatid dahil sa blood connection na meron
meron ang mga to. At ang anim pa na death paintings ay ang sumusunod. Sinoranso, Shooso, Tanso, Sanso, Kotsuso, at Shoso. Yan ang pangalan ng anim pang natitirang kapatid ni Choso, mga kaibigan. At matapos inireveal ni Choso ang pangalan ng kanyang mga kapatid, ay naging mas klaro kung saan ininspire ang mga death paintings. Dahil ang 9 Cursed Womb death paintings ay ininspire ni Gege Akutami sa literal na Buddhist death paintings na kilala bilang Kosuzo. Ang literal death paintings ay nagdidepict sa siyam na stages of death, ang stages ng pagka-decompose ng patay na katawan. At ito ang pangalan ng siyam na stages kasama ang description nito. Una ay ang Choso na i-describe kung saan ay ang bangkay ay bloated na. Subalit ang Choso naman sa anime ay mapapansin nating hindi bloated, pero somewhat para siyang isang fresh na bangkay. This explains kung bakit maputla si Choso at parang mga ilang weeks nang hindi natutulog, sapagkat siya ang unang stage ng pagkamatay. Sumunod naman ay ang Eso. Dito naman sa Eso ay nagsisimula na raw mag-decompose ang surface area ng bangkay tulad ng skin. At ang Eso sa anime ay makikita nating nangingitim na ang mga mata, at ang likod naman ito ay may nakakadiring mukha na tila ba'y nagre-resemble sa pagka-decompose. Isa pa, ang curse technique ni Eso ay ang decomposition, na kapag matamaan ang target ng dugo nito ay may floral pattern na lilitaw sa kanilang balat, at magsisimula itong ma-decompose. Pangatlo sa stages of death na nasa death painting ay ang Kichizu. Ang Kichizu ay ayon sa description ay dito nagsisimulang lumabas ang mga fat, dugo at body fluids sa katawan ng bangkay. At nagpapatuloy pa rin sa stage na to ang pagka-decompose ng bangkay. Ang Kichizu naman sa anime, mga kaibigan, ay mahalin tulad talaga sa description ng death painting, sapagkat mas nagmumukha itong curse spirit dahil sa nasa pangatlong stage na nga ito kung saan ay mas nag-decompose na ang katawan. Kaya napaka-match talaga ang description nito sa physical appearance ni Kichizu sa anime. Isa pa, makikita din natin ang mga dugong lumalabas sa bibig, mata, at ilong nito. Tulad ni Eso, may pagka-similar din ang ability ni Kichizu sa kanya, subalit mas mahina nga lang ang kay Kichizu. At ang natitirang stages ng death painting ay ang Noranso, Shooso, Tanso, Kotsuso, Sanso, at panghuli naman ay ang Shoso, which is very much the same lang sa mga pangalan ng character ng 9 Cursed Womb death paintings ni Gege Akutami. At yan ang siyam na death paintings na naging inspirasyon ni Gege, mga kaibigan. And what if sasabihin ko sa inyo na ang siyam na Buddhist death painting ay may pang 10 piece pa pala? Dahil ayon sa history ng arts tungkol sa death paintings, may mga death paintings din na gawa na may 10 piece o may 10 piece. At sinasabi pa nga na there are also 9 corpse painting in front of which 10 scenes are drawn, adding images of life. Ibig sabihin ay ang pang 10 ay usually isang image ng taong buhay pa at hindi pa nag-undergo sa siyam na stages of decomposition. Kaya ano nga ba ang meaning nito sa 9 Cursed Womb death paintings? Na dahil sa ininspire ni Gege ang mga karakter na to sa literal na death painting, ay ibig sabihin ba na 10 talaga ang death painting sa JJK? Or should I say siyam lang ang Cursed Womb death paintings at ang pang 10 ay nagde-depict sa life? Well, dyan na magsisimula ang possible reasons kung bakit magkapatid nga si na Yuji at the rest of the death paintings. Dahil during sa pakikipaglaban ni Yuji kay Choso sa chapter 105, nang natalo ni Choso si Yuji, ay biglang may nag-trigger sa kanyang utak o memory. Nang bigla niyang nakita sa kanyang memory ang isang past na hindi nangyari. Isang memory na ikakabaliw na sana ni Choso, na ngayon hindi makapaniwala na nakita niya sa kanyang memory na kumakain silang magkakapatid sa isang mesa kasama si Yuji at ang lahat ng mga death paintings. At makikita pa na masaya silang kumakain at itinuring pa nga siyang kuya nitong si Yuji sa memory na to. At fast forward sa chapter 133, naging tulala si Choso ng mga ilang minuto dito, mga kaibigan, at ngayon gusto na nitong alamin kung sino nga ba si Yuji at sino nga ba talaga siya. And take note na napaliwanag na ni Choso ang phenomena na to sa chapter 135 kung bakit nakikita niya ang ganitong memories. Dahil ayon pa sa kanya na ang epekto daw sa kanyang curse technique ay nasisense niya ang transformasyon ng kanyang mga kapatid dahil sa kanilang blood connection. At para sa mga buhay, ang kamatayan daw ang panghuling transformasyon. Kaya nung natamaan ng fatal wound si Yuji, ay doon siya nakaramdam ng isang napakalakas na sensation ng kamatayan na nagmumula kay Yuji. Kaya dahil dito ay kinunclude niyang kapatid nga niya itong si Yuji. Dahil tulad nung namatay din ang kanyang mga dalawang kapatid na sina Eso at Kichizu, ay same pa rin ang sensation na kanyang naramdaman dito kay Yuji. Na dahil din dyan ay tuluyan ring na-retain sa utak ni Choso na ang kanyang kasamang nagpaplano sa pag-seal kay Gojo ay walang iba kundi ang Norito Shikamo na nag-eksperimento sa kanyang ina noon. Ayon pa sa dialogue ni Choso na dahil maaring na-extend ni Norito Shikamo
Amo aka Kenjaku ang buhay nito, ay wala daw talagang imposible na maaring gumawa na naman ito ng isang being na similar sa kanila. Going back sa chapter 134, sinabi ni Chosong may tatlo raw siyang magulang. Una ang kanyang nanay, pangalawa ang cursed spirit na nagbuntis sa kanyang nanay, at pangatlo ang dugo ng taong si Noritoshi na inihalo nito sa mga death paintings. Dahilan na na-inherit din ni Choso ang blood manipulation technique ng Kamo Clan. Subalit dahil sa ang nasa loob nga ng katawan o ulo ni Kamo noon ay si Kenjaku, masasabing ang dugo na inihalo ni Kenjaku sa death paintings ay nagko-contain na ng some of his DNA o genes, sapagkat iisa na si Kamo at Kenjaku sa panahong to. Which is why napakalaking ebidensya na magkapatid sa dugo si Yuji at Choso, dahil in some time ay pumasok si Kenjaku sa katawan ni Kaori Itadori at nagsilang sa sanggol na si Yuji, which also means na nananalaytay din sa dugo ni Yuji ang dugo ni Kenjaku. Dahil mapapansin din naman natin na hindi talaga normal si Yuji from the very beginning ng series. Nang physical na kakayahan nito ay nagsosurpass talaga sa normal na tao. Ngayon mabalik tayo sa death paintings. Nabanggit ko kanina na may mga death paintings na may pang-sampung piece na nagdi-depict sa life o sa taong buhay pa. Which means dahil in-inspire ni Gege ang gawa niyang death paintings sa literal na death painting, ay malaki ang chance na in-apply din niya ang concept na may pansampung piece. At sa kanyang storyline ay maaring ang pansampung piece na yan ay si Yuji mismo. Pero bago tayo mag-jump into conclusions mga kaibigan, ay kailangan muna nating mag-back ng supporting details sa ating choryang to. At ang maaaring mga supporting details dito ay ang mapabasa natin sa chapter 202 up to 203, na kung saan ay nasabi ni Kenjaku na mataas raw ang expectation niya sa mga death paintings. Subalit ikinonsidera niya itong masyado lang blang normal at isang hamak na failure lamang. Kaya masasabi nating maaaring ang perfect experiment o gawa ni Kenjaku ay yun ay walang iba kundi si Yuji na mismo. Na unlike na Choso, si Yuji ay sinilang mismo ni Kenjaku dahilan na parang mas naging perfect being ito na ninanais ni Kenjaku. At ang ebidensya na siya nga ang nagsilang kay Yuji ay makikita natin sa chapter 160 kung saan ay pinasalamatan niya ang high school friend ni Yuji na si Sasaki dahil sa pagiging mabuting kaibigan doon ito ng kanyang anak. Na ipinagtataka naman ni Sasaki at tinanong pa nga niya si Iguchi kung nabanggit rin ba sa kanya ng lalaking naghatid sa kanya papalabas sa colony na si Kenjaku ang tungkol sa nasabi nitong anak niya. At wala namang iba pang kaibigan si Sasaki na maaaring magpo-point na hindi si Yuji ang minimin ni Kenjaku dito. Kaya dahil dyan mga kaibigan, ang impormasyon na yan ay nagkukumpirmang magkapatid nga sina Yuji at Choso by blood. At ang pang-sampung piece na death painting ay maaaring si Yuji na mismo, which depicts life na ang perpektong gawa ni Kenjaku na capable din na maging vessel ni Sukuna. So yan ang buong kasaysayan ng siyam na curse boom death paintings, ang kanilang pagkakakilanlan at ang relasyon nila kay Yuji. Sana ay marami kayong natutunan sa topic na to at baka sa susunod pang chapters ay may mga additional info pa na ibibigay ni Gege tungkol sa death paintings at ang relasyon nila kay Yuji. Siguro ay mapapatanong ka kung sino nga ba si Yuji at ano ang rason kung bakit ginawa siya ni Kenjaku. Ano ba ang tunay na plano ni Kenjaku sa kanya? Yan ang ating pag-uusapan sa susunod na video. At kung di nyo pa napanood ang ating video tungkol kay Kenjaku, ay suggest na panoorin nyo na rin yan at malaman kung sino nga ba siya. Maraming salamat. At kung nagustuhan nyo yung video, can I get a like and comment kung ano pang interesting idea and theories ang gustong gusto nyo. At para di kayo mahuli sa latest updates natin, you can also follow me. At kung sa YouTube naman, you can click the subscribe button. Maraming salamat. This is Mr. Anime Ken. Thanks for watching and see you guys again on my next video. Jane!